DENR Mines and Geosciences Bureau, isinumite na sa LGU ang initial findings sa isinagawang inspeksyon sa gumuhong lupa sa Talisay, Batangas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, wala pa raw inilalabas na rekomendasyon itong MGB kung kailangan ng umalis ng mga residente doon sa lugar. Pero ayon sa LGU ng Talisay, handa sila sa relokasyon kung kailangan mang lumikas ng mga ito. Dekada na ang binibilang ng paninirahan ng pamilya Zavallero sa paanan ng bundok na ito, sakop ng Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Sabi ni Aisa, ilang bagyo at lindol na rin ang pinagdaanan nila. Sa kabila nito, wala naman daw siyang pangamba sa bantang panganib ng pagguho ng lupa. Siyempre po, nandito na po yung hanap buhay namin. Dito na po kami nagkaroon ng pamilya, dito na rin po kami nagkaroon ng sarili naming hanap buhay. Piling naman na matagal na kami dito, safe na. Pero nito lamang nakaraang linggo, sa kasagsagan ng hagupitang bagyong Paeng, dalawa ang naiulat na nasawi sa nangyaring landslide. Natabunan ng maglola ng gumuhong lupa at bato. Wasak ang likuran ng bahay. Pinasok din ang makapal na putik ang kusina ng bahay na yan. Bumigay pa ang pader at bakod. Agad daw nagsagawa ng Geohazard Assessment ang Mines and Geosciences Bureau o MGBDENR4A para suriin ang lugar. Nitong Webes, ibinigay na ng tanggapan sa munisipyo ang kopya ng pagsusuri. Highly susceptible raw sa landslide ang lugar. At ang nakalagay nga dito ay ang lugar ay laging nanganganib siya kapag lumalakas at matagal ang pag-ulan. Kaya palagi nang ito ay medyo delikado pag may mahabang pag-ulan. Wala pa raw inilalabas na rekomendasyon ng MGB na kailangan ng umalis ng mga residente sa lugar. Pero hindi na ipinapayo na tayuan pa ng panibagong estruktura ang lugar kung saan may naapektuhan ang pagguho. Sa ngayon, wala pa namang recommendation talaga na i-relocate sila. Pero ang sabi nga lang doon ay pag may matagal ang pag-ulan, magkakaroon ng pagluwag ng mga lupa at baka magkaroon ulit ng kaharintulad na landslide. Bukod sa Barangay Sampaloc na isa sa itinuturing na munisipyo na landslide-prone area, nasa listahan din nila ang Caloocan, San Guillermo at Miranda. Handa raw sila sa paglilipatan ng mga residente sakaling kailanganin ng bakantihin ng lugar. Kung kinakailangan talagang i-relocate, pero lahat yan ay magagaling sa recommendation at scientific base na galing sa MGB. Nakikipag-ugnayan pa ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa MGBDENR4A para sa kanilang pahayag. Ivy, ang mahalagang malaman ng publiko, initial findings pa lang naman daw yung isinumite sa kanilang report at magsasagawa pa rin naman daw ng pagsusuri doon sa lugar. Ang sabi pa ng LGU ay kakausapin o pupulungin naman daw nila yung mga residente kapag natanggap na nila yung final report mula doon sa MGB. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.